First time ko makahawak ng isang 60% form factor na keyboard at titignan natin ngayon is yung kay HyperX. Ito yung Alloy Origins 60 at kung makikita nyo, naka-on na siya, nakasaksak at halos casing laki lang siya ng isang Nintendo Switch. Well, mas mahaba ng onte, almost the same width na rin. So excited na ako para makita kung anong meron dito sa keyboard na ito. So ano pa hinihintay natin? Simulan na natin tong video na ito. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng videos ng mga mechanical keyboard, PC peripherals or PC hardware in general, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa channel na ito dahil marami kaming nire-release na ganitong klaseng content kahit ngayon na lang ulit tayo nakapag-upload. So anyway, sa mga interested dito sa HyperX Alloy Origin 60, ang SRP nito is around 5,000 pesos at makikita nyo na yung Lazada page dyan and may Lazada link rin sa video description. Para naman sa specifications niya, lalabas na yan ngayon sa screen. I-pause nyo na lang yung video kung gusto nyo siyang makita ng mas maigi. Pero basically, meron tayong full aluminum body with a floating keycap design. Speaking of keycaps naman, meron tayong double shot PBT keycaps na may print sa gilid para sa mga function keys niya or secondary keys. Available rin pala to sa black and pink version at may dalawa kayong choices pagdating sa kanyang switches. Pwede kayong pumili between HyperX Mechanical Red or HyperX Aqua, which is yung kanilang tactile version na switch. Yung ating hawak ngayon is yung red version, which is almost the same lang naman sa Cherry MX Red. May pagkakaiba lang sila pagdating sa total distance ng travel, pero same actuation force. Makikita nyo ngayon yan sa screen. So tignan na natin kung anong mga kasamang items kapag in-unbox itong product na ito. So para sa unboxing natin, makikita natin sa box, meron tayong Alloy Origin 60 na image sa harapan at sa likod naman is yung kanyang specifications. So buksan na natin itong box na ito. Pagkabukas ng box, makikita nyo meron siyang pocket sa bandang taas ng box. Ang laman nito is yung kanyang documentation. So tignan natin, ang una dito is yung HyperX Has You Covered na card. At pati na rin ang quick start guide. Next naman ay yung mismong keyboard na nakalagay sa plastic. Pero itabi muna natin to dahil titignan pa natin ang mga kasamang items kapag binili nyo tong product na ito. Sa likod ng box, kapag binuksan nyo siya, makikita nyo pa ang additional contents nito. Unahin muna natin sa kanyang cable. Isa tong USB Type-C cable to USB Type-A cable. Sunod naman ay meron din itong kasamang keycap puller, additional escape key at saka space bar key na merong design. So yan ay yung mga kasamang items kapag binili nyo itong product na ito. Ngayon tignan na natin ang mismong keyboard. So ito na ang ating HyperX Alloy Origins 60. Makikita nyo meron siyang 60% form factor na may ANSI key layout. Meron din siyang printed na mga keys dito sa gilid ng kanyang keycaps para ma-access nyo ang function keys, multimedia keys, and yung mga iba pang keys sa pag-adjust ng brightness, volume, and so on dito sa keyboard na ito. Lahat din ng keys nito ay pwede mong ma-customize gamit ang HyperX Ingenuity software nila kung saan pwede mong gawing macro keys or i-assign sa ibang keys ang mga iba't ibang keys ng keyboard na ito. Sa switches naman, meron itong HyperX Red Linear Keys na almost same lang sa Cherry MX Red tulad ng sinabi ko kanina na merong 45 grams actuation force. Ang LED naman ito is nasa taas lang ng mismong keys unlike ng mga ibang keyboard na nasa ilalim ng board ang LED nila. Para naman sa kanyang keycaps, meron tayong double shot PBT keycaps na merong laser etch sa kanyang side tulad ng sinabi ko kanina. May thickness siya na around 0.8 to 1.2 mm thickness sa kanyang keys. Sa likod naman ng ating keyboard, makikita nyo ang full aluminum body nito, pati na rin ang apat na rubber feet. Meron tong adjustment angle na merong default na 3 degrees, meron rin tayong 7 degrees, yung unang level, at yung last level naman is yung 11 degrees, yung pinakamataas. Sa gitna, makikita natin ang HyperX logo. Sa gilid naman ng ating keyboard, makikita nyo rin ang ating port para sa Type-C cable natin. So yan yung ating unboxing, pumunta naman tayo sa ating sound test.
So yan yung ating sound test. Pumunta naman tayo sa ating pros and cons or yung final conclusion natin para sa HyperX Alloy Origins 60. Unahin ko muna sa ating pros. Unang nagustuhan ko dito is yung kanyang RGB lighting. Walang palpak. Kahit na yung full version ng product na ito, which is meron ako, ang liwanag pa rin nung RGB lighting niya. Nakatutok na yung studio light sa akin ngayon at nakikita nyo pa rin faintly yung ating RGB para sa keyboard na ito. What if nakapatay pa kaya yung ilaw, mas ma-appreciate nyo pa siya ng mas maayos. And also, pwede mo pang ma-customize to gamit yung HyperX na app nila. Second naman na nagustuhan ko dito, kahit na 60% form factor to or very compressed na keyboard, ang dami pa rin in-include ni HyperX na function keys or alternative keys para din sa keyboard na ito, tulad ng kanyang multimedia, yung page up, page down, and so on, which is nakakabilib dahil first time ko nga lang maka-experience na ganitong klaseng keyboard. Very intuitive din yung ginawa nila para dun sa pag FN nung ating arrow keys dito, dahil pwede mo siyang magawa by just using your pinky finger dun sa FN para kang nakakontrol, and then magagamit mo na kagad yung kanyang arrow keys. So hindi ka na mahihirapan doon. Ang ganda nung placement niya. Magiging problema mo lang dito is kapag pinalitan mo na yung buong keys nung inyong keyboard para i-customize siya or sa personal preference na gusto nyo, kailangan kabisado nyo yung mga function keys na nandito sa keyboard. Pero ang magandang workaround dyan, using the HyperX Ingenuity app, pwede mong palitan yung mga function keys or yung maglagay ka ng additional macro keys dito sa keyboard na ito para hindi mo na kailangan kabisaduhin lahat. So parang gagawa ka ng sarili mong function keys. Kaya overall, kung naghahanap ka ng isang 60% form factor na keyboard, marerecommend ko sa inyo ang HyperX Alloy Origins 60. First time ko pa lang siya gamitin and first time ko makahawak ng ganitong klaseng keyboard, it's a must try, lalong-lalo na kung first time mo pa lang or bago ka pa lang sa pagko-collect ng mga ganitong klaseng product. So, dyan natatapos ang ating unboxing and review para sa HyperX Alloy Origins 60. Kung gusto nyo itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung iniisip nyo anong papanoorin nyo next, well, meron dyan mga cards na lalabas. Pumili na lang kayo dyan. Kung may tanong kayo about this keyboard, mag-comment lang kayo down below. Kaya kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.